Come Holy Spirit, come Holy Spirit, samahan mo ang lingkod upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Police Chief Master Sergeant Brother Ralph Dimonis po, mula po sa ilalim ng bandila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated at sa tulong at gabay po ng Soldiers of Christ Movement at ng Regional Chaplain Services na is pong magbahagi. Ang gospel po ngayon ay napaka-iksi pero makapangyarihan. At ito po inangon natin kay San Lucas Kabanata 21, talata 23 magang 30. At ang sabi po rito kapatid, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko ay hindi magkakapula. Napaka matalinghaga po at ito yung pagdiinan natin. Mawawala daw ang langit at lupa, ngunit ang salita ng ating Panginoon ay mananatili. God created the world through His word. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng tubig at nagkaroon ng tubig. Magkaroon ng araw at ng kadiliman nagkaroon. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng salita. At ito ngayon yung magandang paalala sa atin o reminder sa atin, maganda nating pagbulayan. Kung ang Diyos ginawa niya ang mundo sa pamamagitan ng salita, ang tao ay binigyan din ng kapangyarihan ng Diyos para makalikha. Ano po yung gusto kong sabihin sa araw na ito? O ano po yung gustong message ng Panginoon sa araw na ito? The power of the word. Ang salita po ng tao ay pwedeng makalikha o pwedeng makasira. It can create and it can destroy. Pwede siyang maging pagpapala o pwede siyang maging sumpa. Pwede siyang maging blessing o pwede siyang maging sanhi ng kamatayan. Bakit kapatid? Sa ibabaw ng mundo, may mga bagay tayo na hindi natin alam na nalilikha natin sa pamamagitan ng salita. At ito po yung bibigyan ko sa inyo ng sample. Isang batang maliit, a 3-year-old boy, na nakita mong masaya, naglalaro, at nakita mong nagsayaw, commending itong bata na to. Ikaw ngayon na tito, ikaw ngayon na tatay, ikaw ngayon na uncle, ikaw ngayon na tiyahin. Ang gagawin mo ngayon, sasabihin mo sa bata, uy, malambot, kumikendeng si Junior. Sasabihin mo ngayon yung bata, bakla ka ba, bading ka ba? At kung paulit-ulit natin gagawin at sasabihin ito sa bata, makaka-create ito ng tinatawag natin na identity crisis. Magtatanong siya, hindi man niya tinatanong sa kanyang sarili, bakla ba ako, bading ba ako? Pero hindi natin namamalayan, through our word, nalilikha natin siya. Ako kapatid, mahal ko po ang mga kapatid natin sa LGBT. Pero tayo po'y naniniwala na nilikha po ng Diyos ang lalaki at ang babae. Kaya sa pamamagitan ng salita, makikita mo na ang batang ito, through the word, imbis na pagpalain, nagiging sumpa. Bakit? Kanino nang galing? Sa tatay, sa nanay. Sinasabi nila na bakla yung anak nila. At ano mangyari? Nagiging bakla, nagiging tomboy. Bakit? Kasi sinabi ng tatay, the power of the word. Isang 7 years old, 6 years old na bata, papangalanan mong Maldita. Anong mangyari ngayon doon sa bata? Paglaki niyan, huwag mong isipin, huwag mong expect na magiging mabait yan. Magiging Maldita yan. Bakit? The power of the word. Sino may sabi? Ang parents, ang mga elders. Kaya makikita mo kapatid, through our word, nakikreate natin ang mga bata na ito. Kaya nga, kapatid, huwag mong sasabihin ang asawa mo'y demonyo. Dahil kung demonyo ang asawa mo, yung anak mo magiging demonyito yan. At yung bahay nyo magiging impyerno. Bakit? Dahil dun nakatira ang demonyo. Hindi ko sinasabing malinis tayo. Kung hindi the power of the word, kung wala ka rin lang sasabihing mabuti, mas mabuting huwag ka nang magsalita. Ano pa po yung mga sample nito? Pansinin mo, minsan, pag nakakaramdam ka ng sakit, pag sinabi mong magkakasakit yata ako, ano mangyari? Magkakasakit ka mamaya. Bakit? The power of the word. Sinabi mo magkakasakit ka eh. Dapat ang sabihin mo doon, medyo masama ang pakiramdam. In Jesus' name, mawawala ka. Ibig ko sabihin kapatid, paano ba i-approach ang sitwasyon mo o ang problema mo? Paano mo siya sasabihin o paano mo siya haharapin? Depende yan sa salitang lalabas sa bibig mo. Isang batang nasa taas, imbis na ang sasabihin natin, saluhin ng bata, ano sasabihin natin? Mahuhulog ang bata. Anong mangyari sa bata? Mahuhulog yan. The power of the word. Ito pa, pag sinabi natin laging walang pera tayo, expect mo, mawawalan ka talaga ng pera. Bakit?
sapagkat lagi iyan ang lumalabas sa bibig. Ano dapat na sabi mo? Sakto lang, pero God will provide. Mayaman ang Ama, siya ang magbibigay. Hindi ka nagyayabang, pero dinideklara mo sa kapangyarihan ni Jesus, pagpapalain ka. At ano pa yung pwede natin i-share sa pamamagitan ng salita? Ito ang gandahan. May mga tao na nilikha sa pamamagitan ng salita. Nagtataka ka? Bakit itong tao na to, feeling niya napakaganda niya? Feeling niya napakapogi niya? Bakit? Kasi sinabi pala ng tatay niya. Sinabi pala ng nanay niya. At napaniwala siya ng nanay at tatay niya na pogi siya at maganda siya. Kaya ganun ka self-confidence ang tao na ito. Pero sa bagay, tama nga naman, walang nilikha ng Diyos na pangit, lahat ay maganda. Ano pa, yung tinatawag natin na kagandahan, yung tinatawag pa natin na sa pamamagitan ng salita, magkakaroon tayo ng biyaya, magkakaroon tayo ng pagpapala. Kaya sa araw na ito, kapatid, itanim natin sa ating puso, itanim natin sa ating isipan na dapat ang lalabas sa ating bibig, pagpapala, biyaya, kalakasan, kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. Kapatid, may kapangyarihan ng salita. And we will declare sa gabing ito, sa araw na ito, na tayo pagagalingin, na tayo pagpapalain, na tayo sasamahan ng ating Panginoon sa lahat ng ating laban. Let us pray. And if Father, to send the Holy Spirit, amen. Amang dakila, maraming salamat po sa araw na ito sa pagpapaalala mo na may kapangyarihan salita. Sa araw po na ito, tulad ng pangako mo na mawawala ang langit at ang lupa, pero ang salita mo'y mananatili. Kaya sa kapangyarihan ng iyong pangalang Yesus, anuman pong may karamdaman sa araw na ito, pagalingin mo po siya, pagpalain mo po siya. At anuman po yung tao na nawawala ng pag-asa, ibigay po sa kanya ang pag-asa, ang hope, ang pananampalataya at ang pag-ibig. Panginoon, sa araw na ito, anuman po yung pangangailangan ng aking kapwa, i-provide mo po ito, Panginoon, upang nang sa ganun makita niya, maranasan niya na ikaw yung Diyos ng pagpapala, ikaw yung Diyos ng biyaya. Sinusuko po namin ang lahat ng ito na may pagpapurit pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, amen. Muli-muli po, wala po rin po sa Makati City Police Station, sa Pinag-isang Puso Catholic Charismatic Mission Incorporated, patuloy po na bumubati at nagsabi ang iyong lingkod, just hold the line. Hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.